Isang Greek mythological character na ang pangalan po ay si Narcissus. Na ayon po sa kwento, siya po ay isang napakagandang lalaki. Marami po nagkakagusto sa kanya. Subalit lahat po ng mga nagkakagusto sa kanya ay binabaliwala niya at hindi niya pinapansin. Hindi niya sila pinapahalagahan at para sa kanya, wala silang kwenta. At dahil po dito, siya po ay sinumpa ni Nemesis. Isang araw, siya po ay pumunta sa isang ilog at nakita niya ang kanyang reflection sa tubig. At dahil siya nga po ay sinumpa, na in love siya sa kanyang sarili. Mahal na mahal niya ang kanyang sarili. At ang kanyang ginawa, tumalon po siya sa ilog upang hanapin ang kanyang sarili. Hindi totoo at hindi tayo naniniwala na nangyari o totoo ang mga kwentong ito. Subalit dito rin po nagmula ang salita pong narcissism na pinag-aaralan po ng mga psychiatrists at mga psychologists. According to Encyclopedia Britannica, narcissism is characterized by an inflated self-image, an addiction to fantasy, by an unusual coolness and composure shaken only when the narcissistic confidence is threatened, and by the tendency to take others for granted or to exploit them. The disorder is named for the mythological figure Narcissus, who fell in love with his own reflection. Isang nakakalungkot din na katotohanan na tayong mga tao, lahat tayong mga tao, ay mayroong tendency na mahalin ang ating sarili. Maririnig natin sa mga awit at sa kultura na meron tayo ngayon, love yourself. The greatest love of all is loving yourself. Learning to love yourself is the greatest love of all. Yan po ang makikita natin sa ating culture ngayon, mararamdaman natin sa ating culture ngayon. Habang tumatagal, ang mga tao po ay nagiging obsessed sa pagmamahal sa kanila pong mga sarili. Kaya po sa umagang ito, ititingnan po natin ang karamutan ayon sa kawikaan. May tatlong bagay ako pong nais ibahagi sa pagkakataon pong ito. Unang-una, ang karamutan ay nakapaghihiwalay sa iyo mula sa ibang tao. Ayon po sa Kawikaan Kabanata 18, talata pong isa, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Dagdag pa rito, ayon po sa Kawikaan Kabanata 11, talatang 26, sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Sino nga ba ang matutuwa sa isang kasama ninyo o barkada na kapag kakain kayo sa isang restaurant or sa fast food at panahon na ng bayaran ay hindi man lang nag-aambag, hindi man lang nagbibigay ng kanyang bahagi sa isang ambagan. O kaya naman mga taong sa tuwing nagkakaroon ng plano sa simbahan, sa eskwelahan, sa mga projects o sa loob ng bahay, laging inuuna niya ay ang kanyang sariling opinion. Nais niyang ipilit ang kanyang sariling pananaw. People who love to have their own way at masunod ang lahat ng kanilang gusto. Yan po'y pagpapakita ng karamutan or selfishness na katutok sa kung ano ang gusto ng kanyang sarili. Pangalawang bagay na sinasabi po ng Biblia patungkol po sa karamutan ay matatagpuan po natin sa Kawikaan Kabanata 11, talatang 24. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Pangalawa, hindi po pinagpapala ang maramot. Maging sa bagong tipan ay mababasa po natin that God loves a cheerful giver. God is the prime example of someone who is generous. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ito ang malaking issue na ina-address ni Haggai sa kanya pong aklat. Nakita niya na napakaganda ng bahay ng mga Israelita. Samantalang ang tabernakulo o ang templo ng Panginoon ay giba-giba. Mas inuuna pa ng mga Israelita ang kanilang mga sarili kaysa sa tahanan ng Panginoon. Mga kapatid, sa buhay natin, lagi nating tatandaan na ang lahat ng mga resources, trabaho, pera, lahat ng ito ay hindi ho natin pagmamayari. Tayo po ay katiwala lamang ng Panginoon na nagbigay sa atin ng lahat ng mga bagay na ito. Naway ilagay po natin at gamitin sa tamang paraan ang lahat ng mga bagay na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoon ay mahigit ang pangangailangan, lalong-lalo na po ngayon. Naway isipin natin at mahalin ang gawain ng Panginoon na higit pa sa mga bagay na atin pong mga pangailangan. Kaya wag po natin kalilimutan na hindi ho natutulog ang Panginoon. Nagpapala ang Diyos doon sa mga mananampalataya na mapagbigay. At alam niya ang puso ng bawat mananampalataya kung gaano nila kamahal ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay.
Tandaan natin na ang tikom ang kamay sa pagbibigay ay magdarahop, maghihirap. Subalit ang sabi ng Biblia, ang taong mapagbigay ay lalong yayaman. Pangatlong bagay na nais ko pong ibahagi ngayon pong umagang ito. Balang araw, walang tutulong sa maramot. Ayon po sa Kawikaan Kabanata 21, ang talata po'y 13. Ang hindi pumapansin sa daig ng mahirap, darating din balang araw, ngunit walang lilingap. Dagdag pa po, Kawikaan Kabanata 11, talatang 25. Ang taong matulungin, sasagan ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Hindi naman sa ang ating pong motibo na kaya po tayo ay tumutulong sa iba, pagdating ng panahon, kinakailangan na sila din ay tumulong sa atin. Nagsasaysay lamang po ang Biblia sa atin, hindi mahirap na tulungan ang alam mong tao na nakatulong din sa iyo. Ito'y isang prinsipyo na mababasa natin sa Biblia. Itong mga pinag-aralan natin ngayon ay hindi optional. These are words of God. At alam natin that the Word of God is alive and powerful. This is our authority. At itong mga salitang ito na ating pinag-aralan ngayong umaga ay nagmula sa mga salita ng Panginoon. Nawa mga kapatid, ito hindi natin i-take as suggestions. Ito po yung mga katotohanan na kapag ito'y ating ipinamuhay, pagpapalain tayo ng Panginoon. Hindi lamang sa mga material na bagay, kundi sa maraming mga bagay pa besides material things. Sana po'y napagbala kayo ng atin pong devotion ngayong pong umaga. Nais ko po kayong ipanalangin nang sa gayon ay ma-internalize natin at maintindihan lalo pa ang mga salitang ito na atin pong pinag-aralan. Tayo po'y manalangin. Amang banal, nagpapasalamat kami sapagkat katulad ng ehemplo na ibinigay ng Diyos na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, naway kami bilang mga mananampalataya ay magkaroon ng ugaling mapagbigay at iwasan ang pagiging madamot. Lord, your word is established and we believe, Lord, that your word should be kept in our hearts and something to live by. Maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming pong mga tagapakinig. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.